Si Ma'am Joy. Si Joy, okay. Sige. Coach, paano magiging parang subliminal na message kung ano, health product na networking? So you will just attract them to the page. Okay. Subliminal message, actually. Or parang hindi, para basta ma-attract sila, di ba? Kasi hindi pwede straightforward sa MLM na net, ni MLM na health product, eh, di ba? Mm-hmm. Mababan siya ng Facebook. Okay. So, pagdating sa ganun, usually, I mean ako kasi, no, yung dating diskarte ko, no, nandun din ako sa MLM, based on story format talaga yung sa akin, hindi ko sinabi na ito yung business ko, hindi ko sinabi na ito yung product ko, hindi ganun, no? Parang sinabi, yun, ganun talaga diskarte ko. Saka yun yung naging effective para sa akin. Saka dito sa, kung mapapansin nyo rin dito sa group page natin, yun din yung naging effective sa iba eh, na nag-ads nung, dyan, sa MLM. I believe ito yung shinare ko sa inyo dating ads, nandito sa guide natin. Story format din ng ginagawa niya eh. Ngayon, ito. Ayan. Ang ginawa niya diyan sa video na 'yan, parang shinare niya lang diyan kung bakit siya nag-decide magsimula ng business. Ay parang kinuwento niya diyan na dati siyang engineer ata, parang ganoon nating kwento niya, dati siyang engineer pero parang nahirapan siya dahil lagi siyang malayo sa ano. Basta parang may nagkaroon siya ng ano, health problem sa trabaho niya. Dahil doon, nag-decide siya na mag-start ng online business niya. So, yun yung naging story niya. Kung tapos sinabi niya na nagpasalamat siya, nag-start siya ng sarili niyang online business, kasama niya yung family niya, yung mga anak niya, na hindi na siya, mas naging healthy pa siya. So, ganun ginawa. Ngayon, sinabi niya doon na gusto mo rin bang matuto kung paano ko to sinimulan? So, ayun, ganun siya. So, hindi siya nagpa-promise ng income. Shinare niya lang yung experience niya. Okay? And yun yung madalas na pumapatok talaga sa social media. Kasi mga tao, yun talaga yung goal nila. Gusto nila makakita ng stories. Gusto nila makakita ng entertainment. Yun yung talaga. So, mas okay ang video. Hindi ba siya mababa ng Facebook pag ganyan, story? Most of the time, hindi. Basta hindi ka talaga nagpa-promise. Kung talagang gusto mo lagyan ng parang income, mas maganda kung ikaw mismo. Let's say na, pero wag na lang, no? Para sa akin, delikado talaga kapag nagbibabanggit ka ng mga income. Eh. Pero yung ginawa ko kasi dati, no, nagbanggit ako ng income, sinabi ko, ito yung nakikita ko. Pero hindi ko sinabi, ito yung kikitain mo. Ito yung kinita ko. Okay? So, more on testimonial story siya. Hindi siya yung ano yung kikitain mo. Pero ako medyo layo na rin ako sa ganun eh, sa totoo lang. Parang ano lang, safe lang, to be safe lang naman. Baka habulin ni BIR. Pwede. Hindi ko alam. Pwede yun, no? Pero yun. Mm-hmm. So, to be safe lang naman. No? So, kung sa akin, mas maganda kung vague. May pagka-vague siguro na gusto lang mag-start ng business. Yung ganyan. Ganun gagawin kong discard. So, mag-start ng business tapos na maging healthy at the same time. Yung ganun? I believe yes, pwede naman yung kasi ang healthy naman, vague naman siya. Basta pagdating sa health, huwag kang magbabanggit ng mga sakit like cancer or diabetes, yung mga ayaw ni Facebook ng ganun eh. Kasi sa mata ni Facebook, gusto niya lang magbabanggit ng ganun kung licensed doctor ka talaga. Kung medical doctor ka talaga sa mga ads mo. Pero kung nagpo-promote ka lang, yung ganun, ayaw niya magbabanggit ng mga ganun. Pero yung business opportunity, hindi niya ibaban pag nagbanggit ka ng business opportunity. Ang alam ko kasi, basta, huwag ka lang talaga magpa-promise ng income. Na kikitain mo to. Ganun. Gusto mo bang kumita ng ganito? Yan, wag ganun. Yeah, correct. Huwag kang mag-i-imply na gusto ba niyang kumita. So, parang sasabi mo lang na interested ka din ba na, paano kaya, no? So, yun talagang iisipin mo eh. Paano mo gagawin safe siya? Natutunan ko sa'yo, ano eh. Sa'yo ako nakakuha ng idea yung
hindi gumagamit ng mga term ng income or what. Ang nakita ko doon sa isang mong video, yung abundance. Mm. Yun, pwede ganun. Effective yun. Sa iyo ko natutunan yan, coach. Thank you. Ayun. Welcome. Nakatulong yan. Mm-hmm. So yun, pwede yun. Instead na, yun, parang shinare nga ni Credin, instead na sabi mong income, mga ibang words like abundance, prosperity. Yes. Ganun siguro. Dreams. Time freedom, financial freedom. Yun. Instead na kitaan, instead na income. Parang ganun. Napansin ko, coach, pag Tagalog, mas mura yung ano ad. Oh. Napansin siguro ko lang pati, ha. Kasi mas mura po pag sa Tagalog kasi pag sa English, pag English kasi ginagamit mo parang understood na international yun, kaya napapamahal. Totoo yun. Kaya lang, ang problema ko pag Tagalog, sorry ha, yung mga nag-i-inquire po talaga sa akin, walang nakalagay, puro walang puhunan, walang puhunan. Ay. So minix ko siya. Yun, talagang te-testing mo siya. Oh. Possible kasi yun, mas naka-relate sila dun sa video mo or dun sa promotion mo kung bakit nagiging mura yung Tagalog. Yeah. Kasi kung tatargetin mo mga Pinoy. Yung recommended nyo, kung recommended nyo mga 1 minute or what yung video? Ang maganda dun, Joy, basta yung content, yung message kasi, na ibigay mo, hindi talaga sa oras. Kasi kahit 3 minutes man yan, 5 minutes man yan, or 10 minutes man yan, okay lang din yun. Pero yung importante, yung message na gusto mo iparating dun sa tao na ibigay mo. Ayan. Kasi kung let's say 1 minute nga, ginol mo is 1 minute, eh, hindi talaga kaya ng 1 minute na masabi mo kung ano yung gusto mong sabihin. Hindi rin siya magiging effective, eh. Hindi rin makakakonnect yung tao. So, yun. Okay. Thank you, coach. Yes po, parang ganun po. Pero based on my experience din po kasi pag masyadong mahaba yung video, minsan yung mga iba, hindi pa nila natatapos yung presentation, mag-quit na. Ah. Yes pag, po. Pag sales presentation yun, Richelle, no? Kaya maganda kung sales presentation, labas talaga siya ni Facebook eh. Either meron kayong webinar, meron kayong, yun, parang landing page siguro or yung website kung saan nandun lang talaga yung presentation. Pag Facebook kasi, dami talagang distractions niyan. Yes po. Oh, yun. Interested ka ba matutunan kung paano ko ginawa yung isa sa pinaka-effective Facebook ads ko na nag-produce sa akin ng 7-figure sale? So make sure na i-click mo yung video dyan sa taas dahil doon ko tinuro yung step by step. Huwag mo rin kakalimutan na mag-subscribe dito sa channel para lagi kang maging updated. And once again, I'm Raymond Tabake and see you again sa next videos.